Ito po yung gagawin ngayon na bulldozer. Ito po yung bulldozer na D6H. Ang problema daw nito, nag-overheat. Kaya titingnan natin kung anong nagiging problema niya sa makina. Kasi pagka sinabi mong overheating ng makina, so titik natin yung cylinder head, gasket, tapos water pump, pan belt, radiator. Lahat po ng dahilan na doon sa loob niyang nagkukuling system, titingnan natin kung anong nagiging problema niya para hindi pabalik-balik yung problema ng makina. Ang titingnan din natin yung sa rack and arm kung tama ba yung proseso sa clearance ng valve. Ito ho. Yung gulong niya, elevated na ho. Tapos yung traction niya, swampy. Ang tinatawag itong swampy, yung hindi basta-basta nalulubog sa putik. Ito, malapad kasi ito eh. Yan ho. So ngayon, dito tayo mapukos sa makina dahil dito yung problema niya. So, okay naman daw yung galaw niya. Dito tayo sa makina. Ito po yung oil cooler niya. So titingnan natin kasi kapag titingnan natin loob nito. Kasi pag hindi naka-circulate po yung tubig niya, hindi makabalik sa radiator. Cause din to na nag-overheat yung makina. Dahil yung oil mainit na pagkatapos yung tubig naka-stack lang. So hindi siya nakabalik sa radiator kaya kuminsan nag-overheat yung makina. Ito bubuksan natin kung ito. So, titingnan natin. Ito. Ito yung cost ng overheat niya. Ayan. So, hindi siya makapinitig mismo yung tubig. Ito. Ito po yung ano. Dito po nagmumula yung mga overheat sa oil cooler niya. So, ang tubig niya kasi hindi makasirculate. Pagpasok ng tubig dito sa block, itong butas na to, yan ang butas na yan. So, hindi na siya makalabas. So, ito, imbis iikot niya yung ano, tubig, punta ng radiator. So, ang nangyayari sa kanya, hindi niya maikot-ikot dahil dito sa dumi na to. So, dito nagmumula yung problema. Yan o. So, sa daming ano to. Ito. So, halos wala siyang ano. Kailangan yung tubig. Pagpasok niya ang tubig, so lalabas siya papunta ng radiator. So, kapag naka-stack yung tubig rito, at saka yung oil niya, dito, may ikot yung oil niya. So, hindi niya mabigyan ng cooling system yung oil. So, iinit yung oil. No, yung oil ng makina, yung oil ng... Kasi ito, oil ng ano to po to eh. Transmission oil. Dito pumapasok. Ito, oil cooler niya. So ngayon, lalabas siya papunta ng ano niya, transmission. Ito naman yung dito mismo, yung isang dito, yun naman ang sa makina. So,
So ngayon na ikakabit natin ulit yung ano, yung gasket niya kasi wala namang tama. Pagkatapos ito lilinisan to. Papalinisan natin to, maayos. Susubukan natin yung makina kung nag-overheat pa ba siya o hindi na. May merong higpit 50. Dito tayo sa gitna mismo mag-umpisa. So, 50. Yan, 50 yan. So ngayon, mag-tune up na tayo sa makina. Ang running mate ito 1, 6, 2, 5, 3, 4. Ito yung running mate nya. Pero yung pile order nito 1, 5, 3, 6, 2, 4. So ito po yung sukat mismo sa pillar gates. Ito. Ngayon naka-top dead center po tayo ng number 1 piston. So, itutune up ko. Ito po yung exhaust. Nakatapat sa exhaust din. Okay. Okay, tama. So itong tune up ko na to, napakadaling sundan po kasi ang firing order nito 1, 5, 3, 6, 2, 4. So ngayon ipapaikot ko ngayon to, titinayin nyo to yung exhaust. Pag lumubog yung exhaust na to, so ibig sabihin may kasunod magpa-fire yung 5. So boot valve open siya. Okay, ikot mo. So titinan mo yung ano, yung number 1. Pagka bumaba siya, so ibig sabihin ang kasunod mong papire number 5. Sige, okay. Eh, nandahan, sige pa. Bumaba na siya, okay, okay. Oops. Ito na po yung ano, number 5 po yung mismong takatap ng center to. Oh. Gumagalaw. So, tune up ko ngayon. Number 5 na po tayo, number 5. Final na to. Yan o, pag bumaba to, may kasunod siyang magpapire. 3, ayaw 3 yato. Ito kasi boot valve open eh. Ito ho. Kasi dito tayo mag-tune up ngayon. Ito. So napakadaling sundan yung pag-tune up ko. Ito napakadali. Dito naman tayo sa exhaust. Ano, ang tama yung sukat. So ipapainal ko na. Ipitan ko na siya. Okay. Yung tama-tama yung higpit niya. So ngayon ito, pag bumaba naman to, so ibig sabihin magpapire. So 6 naman to tayo kasi sa size. Ito number 2 na naman. Ganun lang kasimple mag-tune up. Sundan nyo lang yung exhaust niya at saka alam nyo yung firing order. Okay. So titinan nyo ho to, pag bumaba to, so may kasunod magpapire yung 4. Okay. Pag bumaba yung number 4, so may magpapire siya. Puno naman, baba to. Hop, okay. So titingnan natin kung open ba to, dalawa. Ah, ito na ho. Open yung boot valve, open. So okay na. Tatakipan na to kasi umuulan ngayon eh. Malakas ang ulan. Okay, kita na. Let's see. Lagyan na pa. Lagyan na. Lagyan na pa. So tapos na yung takip. Ito. So ngayon, lalagyan mo na ngayon yung mga exhaust, intake exhaust. Ngayon tapos na yung paggawa ng bulldozer.
At sinet ko na po yung problema nito, yung overheating. So i-check natin kung isusuro natin kung okay na ba, hindi na ba nag-overheat.